people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw na ito. Charot, so yun. Ay nako, pagoda ang lola ninyo kasi sa sobrang dami ng ginagawa namin ngayon sa school na, oh my God, sumasakit ang ulo ko sa mga activity namin ngayon dahil nga may competition nga mga bata. Kaya busy kami lahat. Yun. Anyway, so marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss International, sa November 12 daw gagawin. So ako para sa akin, exciting to dahil alam na natin na may schedule na nga ang ano, Miss International. Nakalimutan ko November 12 or November 20. Parang ganun eh. Naglalaro sa mga ganung petsa. And then, of course, syempre, ang ating pambato dito, isang taon siya nag-prepare, mahigit. Dahil si Angelica Lopez ay kinoronahan siya last year pa bilang binibining Pilipinas International. At magkukumpit pa siya sa November pa. Diba? Kung iisipin mo, ang dami pang ganap na mangyayari bago pa siya makapag-compete sa Miss International. Pero, alam ko naman na aariba to ng bonggang-bongga kasi syempre, prepared naman ang lola mo. So, may bagong darating na naman na binibining Pilipinas International bago pa siya maka-eksena sa Miss International. Kawawa naman no, kung iisipin mo, parang ang tagal niyang hinintay ang competition ng Miss International. Parang over 1.5 years, di ba? Kung iisipin mo, ganun katagal. Pero naniniwala naman ako, prepared na prepared to si Angelica Lopez at sana wag masayang. Alam ko naman pagdating sa mga eksena, yung eksena to ng bonggang-bongga, sabi niya nga, talagang papalo daw siya ng bonggang-bongga sa Miss International. At yun yung abangan natin kung papalo nga ba ng bonggang-bongga, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Miss World 2024 sa March 9 na. So, tingin mo Mama Sam, tuloy na ba ang laban nila? Yes! Parang feeling ko, nararamdaman ko kasi meron ng ano, venue at ang bongga ng venue nila ha. Gagawin sa Joe World Convention Center dito nga sa India. So, ang bongga. So, dito pa lang nakikita ko sa photos ay talaga naman, oh my God! Ang bongga-bongga ng Miss World. Dapat lang, no? Sobrang tagal nang hinintay ng Miss World na to. Parang 2 taon yata silang hindi nag-pageant. So, finally, ayan na. So, matutuloy na daw. Sana naman. Kawawa naman yung mga kandidato ng Miss World. Kung ako, ayoko na maging kandidato dyan sa Miss World kasi nga parang feeling ko, ligwak sa pageant. Yung kumbaga parang, ang tagal-tagal mong hinintay. Parang, may stock up ka muna ng bonggang-bongga. Swerte lang ng ano, Miss World Thailand kasi parang feeling ko kinoronahan lang siya nung nakaraan taon, 'di ba? Mga November na. So, konti lang yung panahon na hinintay niya. Dapat ganun yung ginawa ng Pilipinas na parang hindi kagad sila nagpa-pageant. Sa bagay, nung nakaraan kasing taon, parang nung nakaraan pageant, hindi sumali yung Thailand. Pagkatapos ngayon, ayan, nag-join na sila. So, ang maganda dun kasi, hindi nasayang o hindi natengwa yung kandidata nila ng bonggang-bongga, natenga ng bonggang-bongga. Hindi katulad sa atin na talagang bakante siya. Kumbaga, tenggang-tenga siya. Kung nag-prepared siya noon-noon pa, eh, kamusta naman yung mga hinanda niya noon-noon pa. O, diba? So, I hope na makalaban talaga ng bonggang-bongga yung pambato natin dito sa Miss World. And then, this is it na, guys. So, siguro naman, makikita na natin yung resulta ng magiging laban ni Gwendolyn Poriol dito sa competition ng Miss World. Diba? Kawawa naman kasi si Gwen. Parang sobrang tagal na rin. Imaginin mo, halimbawa, nag-fit ka ng gown mo. Pagkatapos, tumaba ka.
tapos pumayat ka. O, kamusta naman yun? So, syempre, nag-iiba yung aura, nag-iiba yung itsura. Buti sana kung gumaganda siya, lalo ng bongga-bongga. E, paano kung hindi, di ba? So, ngayon pa lang, supportahan na natin to si Gwen dahil sobrang tagal niya talaga nagitay dito sa pageant na to. And wish all the best para kay Gwen. And then, para naman sa sumunod na chika, sino chika mo mamasam dahil confirm na ang first runner-up sa Supranational na si Natalia Wands ay lalaban nga ng Miss Universe Thailand. Tingin mo mamasam siya kaya ang susunod na pambato ng Thailand? To be honest, hindi ko alam. Pero kasi depende yan kung ano yung ipapakita ng kandidata. Para yan si Atisa Manalo na nagpiprepared na rin, di ba? So, first runner-up sa Miss International, eto naman first runner-up sa Supranational. So, kung mananalo to sa Thailand at mananalo si Atisa Manalo, magandang kabugan nilang dalawa. Kasi parang parehas first runner-up and then titignan natin kung sino ang makakarating sa dulo. Medyo nakakatakot lang kasi syempre, isusugal nila to yung pagiging first runner-up nila. Kumbaga parang bukod doon sa daladala nilang titled na first runner-up sila sa ganitong pageant, ay talaga namang, alam mo yon, yung pressure double-double kasi babalik sila bilang kandidata ng national pageant. So, hindi biro yon na magjo-join ka uli. Kaya, tingnan natin kung oobra yung mga eksena nila. Hindi naman porkit sinabi na first runner-up na sila doon sa Miss International or first runner-up na sila sa Supranational ay winner na sila. Siyempre, ipapakita pa nila yung galing. Lalo na sa atin, di ba? So, hindi porkit ibig sabihin na first runner-up na si Atisa Manalo sa Miss International ay siya na magiging Miss Universe Philippines. Depende pa sa sitwasyon, depende pa sa galing, depende pa sa laban niya. So, wish all the best lang. Ayun lang yung masasabi ko at malaman natin. So, ganun din dito kay Natalia. So, kung oobra siya, mananalo siya. So, good luck lang. So, tingnan natin yung transform niya. Actually, nag-transform na nga siya eh. Ganito na siya kaganda. Actually, maganda siya sa personal. Nakita ko siya sa personal. Morena, pagkatapos matangkad. Pero, alam mo yun, medyo parang mahiya. Eh, no, hindi ko lang alam. Humble lang. But, tingnan natin. Oo. And then, para naman sa sumunod na chika mamasama, ano naman masasabi mo? Pero, nagpaplano maging host ng Miss Universe. Siguro sa 2025 to, no? Kasi nakita naman natin na ang Peru ay talagang yung mga kandidata nila sunod-sunod na rin na pumapalo talaga sa international pageant. And then yung kanilang prime minister ay nagkaroon nga ng interest na mag-host nga ng Miss Universe. So sa madaling salita, kapag ginanap sa Mexico, sa Peru na ang susunod. So ibig sabihin ay Latin area talaga ang Miss Universe ngayon. So, malaki na naman yung chance na Latina na naman ang manalo sa susunod na taon at sa mga susunod na taon. So, medyo mahihirapan talaga ang Asia pag sa Latin area kasi ginagawa ang Miss Universe. Kasi, ang pinapanalo nila dyan, syempre, yung host country or yung mga Latina. And then, ngayon nakikita ko Mexico, baka ipanalo nila dyan sa Peru, di ba? So, yun. So, malaman natin yan sa mga susunod na ano, laban nila sa Miss Universe at tingnan natin kung ano ang paghahanda na gagawin nga ng Peru para maging isang host country ng Miss Universe. Kung ano man taon to, malalaman natin yan, di ba? So, congratulations kasi at least nagkaroon sila ng interest. Siguro na inggit sila sa El Salvador, di ba? Kasi baka hinalam nila, o kumita ka ba dyan? Oo, maraming kita, saka yung tourism ko umangat. O baka, ayon, doon naging interest tong mga ano na to. In fairness, ha, maraming natutulungan ngayon ang Miss Universe. Hindi ko alam kung bakit hindi nagawa to nila Paula Sugar, no? Kasi diba, dapat kasi talaga yung host country, ayun talaga yung ina-highlights mo para ma-promote yung kanilang tourism. And then, nakita sa El Salvador siguro, at nabonggahan ng Prime Ministry ng ano ng Peru, o go na, charot. So, tingnan natin kung anong announcement dyan sa susunod. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Chris Stephanie Johnson na
lumalaban ng bonggang-bongga dito sa Miss Cebu. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang makakasungkit ng corona ngayon taon na to? Si Stephanie, si Chris Stephanie Johnson, ang feeling ko, hindi yan magpapatalo sa competition ng Miss Cebu. Siyempre, daladala niya ang pangalan ng Binibini Pilipinas at Miss Intercontinental Second Runner-up. Kumbaga, veterana na talaga. So, kapag natalo siya ng isang baguhan, oh my God, nakakaloka. So, ako para sa akin, yung mga veterana, sa totoo lang, dapat hindi sila natatalo ng isang mga baguhan. Diba? Kasi, alam mo, naging veterana ka eh. Kung matatalo ka sa pageant, parang downgrade ka. Diba? So, ako naman, nakikita ko naman kay Chris, matalino to, magaling to. So, alam niya ang preparasyon dito sa competition na to. Hindi, tingnan natin. Kasi lumalaban naman si Bakla at nakita naman natin na talaga naman pack na pack pa rin ang beauty niya. So, ibig sabihin, talagang nandoon pa rin siya sa momento na gusto ko ipakita sa lahat na magaling ako. Diba? So, yun. So, tingnan natin. So, ngayon pala na-excite ako kasi gusto ko siya makarating ng Miss Universe para magbardagula na sila lahat doon ng bonggong-bongga. So, yun. So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, paano kung sumali si Edimar Martinez dito sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, mananalo kaya siya? Si Edimar Martinez, siya ang dating Miss International noong 2015. Kung sasali siya sa Miss Universe Venezuela, I think pwede. Una sa lahat, isa to sa mga favorite ko talaga na, alam mo yung beauty queen ng Venezuela na naging Miss International. Kasi gusto ko yung atake niya. Alam mo yung talaga meron siyang tinatawag na X factor, plus meron siyang common sense, plus meron siyang, yung alam mo yon, yung aari ba talaga siya ng bonggong-bongga. So, para sa akin, si Edimar Martinez, yung kaseksihan niya, tinan mo ngayon, ilang taon na siya naging Miss International, pero kabog na kabog pa rin yung beauty niya. Pero, kung ako ang personal na tatanungin mo, syempre ayoko. Ayoko na siyang sumali kasi Miss International na siya. Parang Kylie Versosa, ayokong sumali siya ng Miss Universe kasi parang feeling ko, it's enough na ang titulo na meron sila. Kahit si Megan yan, Miss World is Miss World, Kylie Versosa is Miss International, Eddie Martinez is Miss International. Ngayon, bakit si Atisa Manalo okay lang na sumali? Kasi first runner-up lang naman siya dun sa Miss International. Hindi siya matatawag na title holder. But malayo ang narating ni Atisa Manalo kung tutuusin. Medyo mahirap kasi bababa uli siya bilang kandidata ng national pageant. Okay lang yon kasi first runner-up naman siya. Mahirap yung ginawa ni ano kasi ni katulad nito ni Antonia Forsyl na first title holder sa Miss Supranational tapos sumali ng ibang pageant. So, pagdating sa Miss Universe, nag first runner-up. So, medyo pangit yung ganon. Dapat kasi kung title holder ka, dapat manalo ka as a title holder din sa sinalihan mo. Kasi dominante dapat yung laban mo. Kaya lang, pag yung nag-first runner-up ka o nag-runners-up ka, so ibig sabihin, downgrade ka. Pero swerte na lang niya kasi ang sinalihan niya is Miss Universe. Ang sinalihan niya ay Miss Universe. So ibig sabihin, okay lang yon na nag-first runner-up siya doon. Pero dapat title para mas panalo. Kaya lang, first runner-up siya doon. So, medyo parang naloka ako dahil, syempre, dapat nakuha mo talaga yung the best. Tapos, alam natin si Antonio magaling. Tapos, naging first runner-up. So, medyo nakakalungkot. But, kung tatanungin mo ako, nag-downgrade pa siya? Hindi. Kasi hindi naman magka-level ang Miss Universe at saka yung Miss Supranational. Kumbaga, okay lang yon na gawin siyang first runner-up doon. So, yon. So, ako kung kay Edimar Martinez, huwag na siya sumali kasi syempre Miss International is Miss International. Kumbaga, mas mataas siya sa Supranational at parang feeling ko, ang laki ng isugsugal niya ng bongga-bongga para sumali sa isang pageant katulad ng Miss Universe. But, kung sasali siguro siya, mananalo siya. Kung ako, huwag na siyang sumali. Charot. Okay na yan na Miss International siya ever. And then, ang masasabi ko, siguro, kung hindi naman siguro sila sasali sa iba pang pageant, diba? So, okay na yon. Kasi maintindihan ko, kung halimbawa, ikaw ay
Miss Universe runners up, tapos sumali ka sa supranational, nag-title ka, upgrade ka nun. Kasi parang ang dating sa akin, parang winner ka eh. Kasi nakuha mo na talagang yung corona. So, bakit sa Miss World, pag Miss World ka, first runner-up ka, nag-title? Kasi ibang quality ng Miss World. Kapag Miss World candidates ka kasi, iba yung quality mo. Meron ka talagang quality na masasabi mo na iba yung tingin ng universe doon. Pero sa ngayon, iba na kasi yung may-ari ng Miss Universe, tapos wala na sila Paula Sugard. So, hindi na natin alam kung ano ba talaga ang ginahanap. Basta mag-compete ka sa Miss Universe, rumampa ka dyan, tumambling ka dyan, rumampa ka dyan, tumambling ka dyan, okay. Kumbaga parang iba kasi yung hinahanap na ng honor ngayon. Hindi na katulad nun dati na pag galing ka sa Miss World, galing ka sa Miss International, yung quality mo as a girl, titingnan nila yon. Ngayon, parang no. Kung ano yung ipapakita mo ngayon sa amin at kung magaling ka talaga, kakabugin mo ang lahat ng kandidata, winner ka. So, katulad na nangyari ngayon dito sa Miss Universe, di ba? Si Michelle D, top 12. Pero si ano, top 40. So, top 40 naging title holder. Yung top 12, hindi pumasok sa top 5. So, amazing, di ba? So, yon, ganun na ang Miss Universe ngayon. And then, para naman sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo kay Michelle D at Antonia. Bakit parang hindi na natuloy ang pagsasama nila at yung concert na sinasabi? To be honest, hindi natin alam kung ano ba yung status talaga ng dalawang to. Kung ito ba ay nagagamitan lang o sila ba talaga ay tunay na mag-friendship. But ako para sa akin, kasi di ba nag-react kasi si Miss Melanie Marquez na regarding dito sa nangyayari noon kay Antonia at saka kay Michelle D, sabi niya hindi daw siya mag-trust. Hindi ko alam kung naka-apekto ba yon sa relationship nila ngayon. Ako kasi para sa akin, siguro busy lang kasi si Antonia din. Nakita naman natin, nandito siya ngayon sa Miss Globe, sa Cambodia, Miss Global. Tapos, eto naman si Michelle busy din sa mga ganap niya. May mga recording pa siya. So, parang feeling ko, hindi pa nagmamatch yung schedule nila. Siguro matutuloy ito in the future, but hindi sa ngayon. But nakaka-miss, no? Nakaka-miss yung chika nila, nakaka-miss yung samahan nila. Namimiss ko yung mga tao na parang inabangan talaga sila. So, I hope na magkita sila uli. Pero kasi para pin ko, miss na rin naman ni Antonia itong si Michelle kasi bago siya nang banggit na Philippines doon sa Miss Global, di ba? So, ibig sabihin, talagang malapit sa kanya yung Pilipinas at hindi biro yung talagang nangyari sa kanila ni Michelle D. So, walang gamitan, walang pag-aalinlangan, kumbaga talagang timing at perfect timing. At I think real friendship yung nangyari sa kanila. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.